Inilatag na ang proseso para sa pagpaparehistro ng mga SIM card. Binalaan naman ang publiko na maharap sila sa multa at kulong kung magbibigay ng maling impormasyon sa pagpaparehistro. May ulat si Ryan Lesigues. Aarangkada na ang pagpaparehistro ng mga SIM cards sa bansa. Pero alam mo na ba kung paano ka magpaparehistro ng iyong SIM card para hindi ito tuluyang ma-deactivate? Batay sa IRR ng RA 11934 o ang SIM Card Registration Law, lahat ng mga SIM cards na mabibili simula December 27 ay hindi pa activated. Libre ang registration ng SIM card. Batay sa IRR, ang network provider ang magbibigay sa subscriber ng registration form na kukumpletuhin electronically o online. Dapat mismong ang subscriber ang sasagot sa registration form. Para sa mga individual subscriber, kailangan na deklara ang pangalan, edad, address, kasarian, ID at isumite ang ID number. Para sa mga negosyo, kailangan ng business name at address pati na rin ng authorized signatory. Wala hong limit na tinakda yung batas, ano? Pwede kang parehistro maski na ilang SIMs. Kasi pagka ginamit, pagka nawaglit yan sa dami, hindi mo alam kung sinong gumamit at ginamit yan for illegal activities, ikaw ang number one suspect, primary suspect. Multang 100 hanggang 300,000 piso at pagkakakulong na hindi bababa ng 2 taon ang parusa ng pagbibigay ng maling impormasyon sa pagpaparehistro at paggamit ng SIM card na hindi sayo nakarehistro. Multang kalahati hanggang 4,000,000 piso ang ipapataw sa telco kung illegal na ilabas ang impormasyon ng isang subscriber. Kinakailangan din na magpakita ang isang subscriber ng valid ID at ID number. Para naman sa mga nasa liblib na lugar at walang access ng internet, sabi ng NTC, maaari silang tulungan ng mga barangay officials sa pagpaparehistro ng kanilang mga SIM cards. Tiwala ang NTC na mababawasan ang krimen na ginagamitan ng SIM cards sa oras na magsimula na ang registration. Nasa 150 million ang active SIM cards ngayon. Sa dami po niyan ay pinagsasamantalan po ng ibang mga mamamayan na may intensyong hindi mabuti. Ginagamit po yan. Ryan Lesigues para sa Bayan.